What's up mga tono? Bali, magbibigay lang tayo ng konting tips kung paano maglagay ng stem, yung tamang paraan. Kasi minsan nakikita ko sa mga group na nababali, napuputulan ng bolt o kaya kumakalug pa rin kasi nga hindi tama ang paglagay ng top cap. So ito, papakita ko sa inyo yung simpleng paraan lang kung paano maglagay ng stem. So ayun mga tono, ang sample natin, bali sa bike natin, sa animal. Bali simulan natin sa spacer, bali yan. Pag maglalagay ko ng spacer mga tono, sample tong manipisan. Pag nakita nyo pantayan, yung iba kasi kala nila eksakto na yan pag pantay, pag nilagay nyo ng top cap. Maligay natin ng top cap. Ayan mga tono, pag nilagay natin ng top cap yan, pag hinigpitan nyo, etong top cap na to, hindi siya mapipress maigi. Kapag hindi nyo na-press siya maigi, kahit gano'ng kasikip yan, kakalug tong headset nyo. Delikado yung sa bearing, madaling masira. So, kailangan, papalta natin to, pakita ko sa inyo kung gano'ng kalayo dapat. O ano dapat sukat ang nilagyan natin spacer para kung gano'ng kalalim ito. Ito. Nakikita nyo yung pinaka-steering tube ng port, dapat siya nasa ilalim ng spacer. Tanggalin natin yun to. So, ito yung isang spacer na nilagyan natin. Ayan, makikita nyo mga tono. Yan ganyan pwede yan. Kailangan kasi malalim yung pinaka ano, steering tube na sa ilalim eh. Para ngayon, pag nilagay natin sa ibabaw itong top cap, hihigpit, pag hinigpitan mo, babaon yan. Bali ito, magkocompress pa to. Ayan, papunta sa baba. Para masecure yung bearing nyo. So, bali yan mga tono, ipipress pa natin to. Ayan, so makikita nyo mga tono, yan. Yan. At least mga 4 to 5 mm ang lalim nito. Yan. Okay na yan. Goods na goods. Dahil dito. Yan. Kailangan kasi itong mga tono yan. Kailangan yan bumaon. Doon. Kasi pag hindi yan bumaon, babangga lang to. Kapag bumangga yan, hindi nyo na masisikipan maigi. Kasi nga kakalug pa rin to. Kahit ganong higpit gawin nyo dito at hindi ganyan kalalim yan. Yung pinaka-steering tube yan sa spacer yan. Kita nyo yan. Yung space na yan. Hindi siya higpit. Kaya kailangan kahit papano ganyan. At least 4 to 5 mm. Ang pinaka-space niya yun sa ibabaw para dito sa top cap. Yan. Sa steering tube hanggang sa top cap. Kailangan at least 4 to 5 mm ang space niya. So, lagay natin. So, ito mga tono, ipita natin. Pwede yung mga tono, kung gantong alloy ang gamit nyo, itong ganto, yung mga single na mahaba, kapag mag-iigpit kayo, huwag kayo hawak dito sa malayo. To. Huwag kayo hawak dito. Delikado yan. Pwedeng malustred tong ano, itong bolt na to, o kaya dumulas to, malulustred din to. Kaya dapat gagawin nyo, kunyaring ganyan, mag-iigpit kayo nyan, dito lang kayo nakahawak yan. Dito. Para hindi ganong persado kung wala kayong torque wrench yan. Kasi dito at least, kontrolado nyo yung higpit eh. Hindi nyo kaya mabali yan. Di katulad kasi pag dito, persado yan. Ang layo nyo, no? Pinaka, para kang naka-strong arms yan. Yan. Mahaba. Kapag pinilit mo ganyan, kaya mabasag yan. Kaya dito lang dapat ang hawak. Or, kung gantong tools ang hawak nyo. Tulad nito mga tono, itong mga ganito. Itong allen tools na ganito, itong set. Yan, mas okay. Kung itong gagamitin nyo. Para hindi nyo kaya per se ng todo at hindi mabali. Yan. Yan. Pag naigpitan nyo ng mga tono, saka nyo ngayon galawin to. Yan. Kung smooth yan. Pag smooth na yan, dito ngayon kayo maghigpit. Sa pinakagilid yan. Kabilaan yan. So ito mga tono, huwag nyo masyadong intindihin to dahil style yan. Kasi nga naka single speed to. Yan. Parang naka style DJ bike siya. Kasi pwede pang tricks. Bali pag ginagamit muna ng daily use, dalawa preno. Pero pag ginagamit na sa trail, o kaya yung pang other jump, tinatanggal itong isang preno. Kasi pero pwede may bar spin. So, balik tayo sa ating tutorial dito. Pag mag-iigpit ngayon kayo ng stem sa gilid, stem bolt, pali isa-isa inyo, huwag nyo kagad isagad. Tulad nito, ito muna ang gamitin nyo pahabang ngayon para walang pwersa. Pag bumaho na yan, dito naman kayo sa kabila. Balansi lang dapat. Huwag nyong pipilitin nyo sa isang side, hihigpitan nyo agad ang todo.
Yan. Pag mahigpit na yan, pwede nyo na gamitin yung sa side para pwersado. Yan. Pit dito. Mga tagtatatlong ikot. Yan. Bago sa kabila ulit. Bago sa kabila ulit. Kabila lang yan mga tono. Hanggang humigpit. Tapos di sa kabila. Kabila ulit. Basta mga tono, iwasan nyo ah. Pag ganito gamit nyo, mahaba, iwasan nyo dito humawak sa dulo ah. Para hindi pumutok yan. Kasi pag dito kayo mahawak, sobrang higpit yan. Puputok yung pinaka-bolt na yan. Yan. Mababali yan o kaya malulustre dito. Kaya palagi dito lang sa hawak ang baba. Yan. Nakaganyan. Para hindi mapuwersa yung pinaka-bolt niya. Hindi rin malulustre. Yan. Hanggang sa humigpit na. Bangay mga tono, dito naman tayo sa harap. So, bali mga tono, dito naman tayo sa harap. Yan. Ganun din gagawin natin. Hindi tayo mag-focus sa isang tornilyo na sobrang higpit kaagad. Dapat pa isa-isa, tulad nito. Ikot muna natin. Yan. Bago ito. Bago yung sa ilalim. Isa-isa lang. Huwag nyong papersahin. Kunyari, nandito kayo nagsimula. Higpitan nyo na sagad para dumikit doon. Huwag ganun. Kasi mayiging tagilid dyan. So, dito naman. Saan nyo ngayon balansin? Yan. Ngayon kung nagalaw. Yan. Saan nyo ngayon gigitna? Yan. Pag gitna na ngayon mga kato, no? Ayan, pwede nyo na ngayon higpitan ng pauti-uti rin. Tulad dito. Kahit tagagatlo muna. Tatlo. Dito tatlo. Kahit half turn lang, wag full turn. Kahit one port nga lang. Ayan. Parang one port lang yan. Dito rin. Ako dito. Ako chichikin nyo ngayon. Ayan, yung space niya. Kung pantay. Tulad nito, medyo mas malalim dun. Habulin nyo ngayon dito. Ikot ka lang ngayon ng konti. Yan. Ngayon, dito naman sa kabila. Yan. Isaan lang hanggang pumantay. O sa ilalim naman. Kasi iba, nakikita ko, dito dikit na dikit. Bago pagdating sa ilalim, yan mga tono, dito, nakaangat ng ganyan. Ganyan nakaangat. Diba? Pagdating dito. Bago dito sa ibabaw, dikit na dikit. Kaya mas maganda yan mga tono. Parehas. Kunyari, dito ganyan, meron kayong mga 2 millimeter na space. Yan, mga ganyan. Sa ilalim, ganun din dapat. Hindi yung sa ibabaw nakadikit ka, sa ilalim nakabuka. O kaya sa ibabaw nakabuka ka, bago sa ilalim ka, nakadikit na dikit. So, dapat balance lang. Para mas maganda ang, ano, ang higpit. Saka hindi mabasag. Yan. Kaya mahigpit na mga tono. Pwede ka na, iwasan nyo dito humawak ha. Nang ganyan. Kundi, delikado. Baka sobrang higpit nyo, mabasag. Kasi pag sinobrang higpit nyo yan, baka madurog eh. Yan. Kaya mga tono, natapos na natin. Pantay naman siya. Ibabaw sa ilalim. So, pag silipin nyo lang dito, kapag hindi pantayan, saka nyo ngayon, luwagan to, saka yung gilid. Pakita ko sa inyo. Bali, ganito gagawin nyo mga tono. Luwagan nyo to, ng konti. Luwagan nyo ngayon to, yung gilid. Konti rin lang. Saka nyo ngayon ipantay. Yan. Pagpantay na ngayon, higpit kayo dito sa ibabaw. Testing kung maluwag o mahigpit. Yan. Tingnan nyo kung nakalog. Pag wala nang kalog, pitan nyo ngayon yung gilid. Yan. Alternate ang higpit.
So ayan, kapag mahigpit na yung dalawang gilid, secure nyo ngayon yung ibabaw. Higpitan nyo ngayon. Ulit. Yan. So, safe na siya. Testing. Yan, walang kalog, madulas. Swabe-swabe. So ayan mga tono, natapos na natin ng isang quick tutorial tips lang para sa mga newbie dyan na hindi pa marunong magkabit ng stem at hirap na hirap magkabit ng stem. So sa mga may alam dyan kung paano mas madaling magkabit nito, huwag kayong mahiya mag-comment. Comment lang kayo sa comment box natin para makatulong tayo sa mga newbie dyan. So ayan mga tono, sana natulong kahit paano. Ride safe, peace out, good vibes lang mga katono.